Well, ayan, natapos na. Dito ako nagpa-reflex, no? Patatapos lang ng reflex natin. No? Pamasahe tayo sandali. Tapos, okay na tayo. Kung gusto nyo magpamasahe, dito, nandito sila. Sa gilid sila ng church. Ayan, sa Pininyo Church. Yan yung church. Tapos, nandito yung koleyo, yung school. Ayan. Tapos, nandito yung meron silang parang booth dito. Dito sila sa gilid. Pwede kayo magpa-reflex pagka nandito kayo sa Cebu. Hey sir, magandang tanghali po sa kanila. Yes. Napunta po ako rito. Nasaan po tayo ngayon? Dito tayo sa harapan ng simbahan, ano? Yes, nasa Basilica po tayo. Basilica. Del Santo Niño. Nakita ko po kasi naglakad ako. Meron nagmamasahe rito. Oo. Kaya po, sana po, maraming po salamat na paunlakan nyo. Oo. Kaya ma-interview ko. Oo. Sir, maaari po ba silang magpakilala? Yes, ako po si Manuelito Castellanis. Opo. Isa po akong reflexologist dito sa Basilica. Ilang taon na po kayo rin nagmamasahe or reflexologist? Nagsimula po ako na 1995. Oh, 1995. So, ilang taon mo? 30 years? Hindi. 23 years na. Tagal. So, paano kayo natutong magmasahe or mag-reflexologist? Yeah, dati na nandoon kami sa Patria de Cebu. Opo. Doon kami may training seminar 1 month and then 2 years practicum. Two years practicum? Yeah. 1 month kayo may training? Yeah. Tapos, ang haba naman ng practicum. Ang haba. Yun, pag naano pa ka sa practicum, pag exam mo, pag nabagsak ka, umay, mali lang kang isa, babalik ka naman sa 2 years. 2 years? Bakit ganun siya ng tagal? Yun ang mga process ng mga ganyan sa mga sa kanila. Yung mga sa training para pagbutihin mo hanggang sa mga ano. Saan yung nag-joke sa inyo para maging reflexology? Yes, ako dati ayaw ko naman dito. Okay. Ayaw ko nang mag-reflex, ayaw ko nang mag-massage. Nahiya ako sa sarili ko, sabihin nila masahista ka na. Okay. Nahiya ako sa sarili ko. Kaya napilitan ako dati, siguro gawa to ng Diyos para mapilitan akong pumasok sa reflex. Tatlong bisis na pinaano ko sa kasamahan ko, sabi nga, dito na, halika na, may training seminar naman tayo. Iko, wag na, magtrabaho muna ako. Hanggang sa nagkasakit na ako, may maluba na akong kalagayan, wala na akong choice. So, ayaw ko namang pa-doktor. So nga, nireflex niya ako, masyadong masakit, ayaw ko na. Pero pagkatapos, ang sarap na mapakiramdam po. Oo. Naalis yung mga sakit, relax ng katawan ko. Kaya sinabi ko na, sige, subukan ko na lang. Ay, yun na po yung nagbigay sa inyo ng ultimatum na papasukin niyo na. Sabi siguro sa Panginoon. Sabi, hanggang sa reflexologist na ako, doon na nag-umpisa na may nag-bedridden. Oh. Yung 78 years old. Oh. Kaya nga sabi ng Panginoon, siguro na ano siya, nagaling siya hanggang sa nakatayo, nakalakad na uli. Bilabot naman sarili. Kaya nga naniniwala na ako sa sarili ko hanggang sa marami na mga na experience ko mga may maluba na mga sakit. Nagaling sila. Pati yung mga scoliosis, slip disc. Dito may mga pilay na napilayan sa basket. Yun, nabalik ko sa normal. Oo. Totoo pa. Kanina lang kung... Yeah. Opo, totoo po pala. Kanina lang, naabutan mo pa yun na may pilay sa kamay, nagaling na siya. Nagaling. Sa palagay ko, sir, ito mga maraming nanonood sa atin, makadayuhin kayo rito. Yung sana po. Sige po, sir, ano naman yung naitulong sa inyo ng pagiging reflexologist? Ayun lang ang ano lang sa pasyente lang binigay niya, walang namang barya na yung rate, walang halaga. Walang rate sa barya yung. Yung may heartily given lang ang ibinibigay, donation only. Yun, nakatutulong naman yun sa mga tao natin hanggang sa marami na kaming mga kliyente dito, mga pasyente dito. So, nasaya na ako. At saka, hinahangad ko rin sa Panginoon.
na sana bigyan mo kami ng dami ng mga pasyente, lalo na nasa sa hospital na hindi maano pa magaling sa doktor. Kaya turuan niyo mo Panginoon dito, dalhin mo. Dalhin niyo rito. Ay, ngayon, marami mo kung marami mo nga. Dito. Nandito na sila. Sige, so, may pamilya na po ba kayo? Yeah. Na tatlong anak ko. Tatlong. Oh, may asawa, nasa sa ang asawa ko nandoon sa Naga. Naga. Naga City, Cebu. Naga City. Oh. Then, kala ko Naga Bicol, may Naga. Hindi, oh, may Naga pa rin dito. Naga City, Cebu. Naga City. Ilang anak niyo, sir? Tatlo. Tatlo. Ay, isang babae, dalawa ang lalaki ko. Nag-aaral pa? Nag-aaral. Ang panganay hindi na hanggang K-12 na lang nag-ano na siya, nagtrabaho na siya sa Red Ribbon. Ah, Red Ribbon. Kaya hindi na siya tumuloy pa kasi may pamilya na rin. May pamilya na rin, no? Ganun talaga. Kaya nga, yung asawa na lang niya may pinapaaral, papatuloy pagpaaral, nag-aral pa. Kasi bago pa lang nakatapos sa K-12. Ah, oo. Bata pa. 18? 21. Niya 20 pa yung babae. Yan talaga, tinanggap na lang nyo. Oo. Ay, yung iba po yung anak na iba pa? Ang isa, nag-aral pa dito sa CTO. Ah. At saka nag-work from home. Work from home. Call center. Yung babae, yung call center. Okay. Yung isa, nag-aral pa yun sa Mingglanilla. Yung Immaculate Heart. Ay, ano, sa mga kliyente nyo, yung mga pasyente na nagpupunta dito, ano yung sinasabi sa inyo? Yeah, tinuruan namin sila ng mga i-avoid yung mga ano, yung mga bawal, yung mga kumakain ng mga sobrang saturated fats. Uh-huh. Hindi yung marami. Yung pwede naman kumain tayo, pero gulay-gulay sana. Dapat isda yung mga tilonggon, yung mga may ano, yung mga may himbis, yung dapat kainin. Iwasan yung pagkain ng mga saturated fats. Oo, yun ang nakakaramihan sa mga tao ngayon. Daming mga sakit. Ayun, so yun yung mapapayan nila sa kanila. So yung mga karamihan ang nagpapahili sa inyo, ano yung karaniwang sakit nila? Minsan, ang karamihan ito, mga arthritis. Arthritis. Oo. Arthritis at saka yung mga kidney failure, mga may ano, may sakit yun sa puso, ganyan din. Ma-correct yun sa reflex. Paano yung sir, kung sakala ako magpapa-reflex ako mamaya, half body lang? Half body. Okay lang kaya yun? Walang problema yun. Back lang man yun, pero mas mabuti yung paa. Kasi yung ang sa paa, may connected na iman yun sa buong katawan natin. Buong katawan na. Oo, sa back, mayroon na siya. Sa, alam, ako sa akin, matigas yung ito sa stress yung siguro sa... Stress yan. Sa trabaho. Kaya ro na tuyuan ng pawis. Oh yes. Tapos bumabiyahe. Yung mabiyahe. Kagagaling ba lang ng Manila, wala pang tulog. Naka-stress yun pag natuyuan ka ng pawis. Sir, yung sa pagkukondisyon, dun sa natutunan nyo sa reflexology, ano yung patuloy nyo ng pinapractice at tinuturo nyo pa sa mga nagiging kliyente nyo? Aya, ito yung reflex natin pang ano lang sa normal sa circulation. Kasi yung pag nag-abnormal lang yung circulation, stress yan, pagod, at saka yung mga ano, yun ang sa reflex. Pag ano lang yun sa pagpagaling yun sa mga, pagbalik na sa normal sa itong circulation. Kaya palagi kayong magbabalik every, kahit once a week or twice a week. Kasi yung para madali yung pagbalik sa normal ng circulation sa katawan, yung dugo natin, ang pagdaloy, hindi yung makadaloy pag may maraming mga barado sa nerve. Eh, sir, paano yan? Dun sakali, tinapain niya rin ba huwag uminom ng tubig na malamig? Ganyan, huwag mo maligo? Yeah, dapat. Hindi yung malamig. O lukewarm water lang. Pero ngayon, ang tubig natin ngayon, hindi na yung minerals. Napatay na yung minerals yan, wala nang minerals. Mas mabuti pa yung deep well. Deep well. Dumaan na sa proseso. Mayroon pa rin minerals. Yung mga minerals yan sa sinasabi natin yan, nature spring, hindi naman. Wala namang yung nature spring yan. Nakakarami yun sa mga sakit sa tao. Kasi yung mga, ang karamihan natin dito, marami ng mga, ano, yung sinasabi ng dialysis. Dialysis, no? Yun ang dahilan. Sa kidney. Sa kidney failure. Yun dahil sa tubig natin. Pero wala na tayong magagawa. Wala namang deep well dito.
Sir, dito, unsa ani yung sinasabi nila, sinasabi nyo, kung ano lang yung makakayanan, ayos din naman po. Mm-hmm. Nakakailang masahe kayo or reflexology sa loob na isa? Kaya hindi na namin namang mabilang. Basta, mabilang. Oo, siguro, mga sampo na yun. Sampo. No? Kasi karami kami dito. Oo. Mm. Tapos tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mm. Kaya sir, average sa sampo, 20. Yeah, mga 20. 20. Oh, yun. Yung pinakamarami, sir, na... Yun ang mga ang pinakamarami kasi naumpisa na nabilang ko diyan sa nag home service ako diyan sa city or may ibang mga lugar dito sa bahay ano kahit na may lima pag lipat naman sa ibang bahay may lima din so sampu may ano sa ibang lugar pero sa dito dami mga ano to siguro mga mabilang natin dito, mga almost 200. Dito nga, ipakita natin sila. Oo. Ito po sila, yung nagpapareflex. Anak. Pamangkin. Pamangkin. Ito yung mga nagpapareflex. Oo, ito na yun. Dami na. Hello, ma'am. Yes. Ang kayo mga vlog na, sir, pag ano, subscribe ko yung para upload nyo within the week. Ah, within the week, i-upload ko. May channel yun. Oo po. Kasi channel yun. Ah, kayo mag-vlog, sir. Kayo mag-vlog. Shout out. Ano ka alam niya, sir? Oscar. Birami. Oo. Yeah, sila madam ka, asa, sir. Hi, sir. Hi. Ang pangalan, sir? Ano pa rin? Shout out. Papa-reflex na yun, papa-reflex. Ayan, ito yung mga kliyente nila. Dito po sila sa harapan ng church. So ano naman yung naging ganansya sa inyo, sir? Nakabili kayo ng bahay, lupa, or... Yeah, yung bahay ko, hindi yun sa amin ang lupa. Oh. Sa Manugang ko yan. Pero... Ako yung nakapatayo ng bahay. Nakapagawa. Nakapagawa. Oh. Yung ano lang, yung may... Siyempre, may nahiram ng pira or nag-ano lang tapos mabayaran naman hanggang sa may hulug-hulugan kami. Ayun, hanggang sa hindi pa naman napatapos hanggang sa ngayon. Okay lang. Kung sakali ganito, no? Siyempre, sasabihin natin, sumasakit din naman ang katawan nyo. Ano yung ginagawa nyo? Nagpapareflex? Una, magpapareflex kami, kasamahan namin. Oh, ganon. Bigaya na lang. Kasi pa rin dito, pagka umulan, sisilong na lang kayo. Hindi, ganito lang. Pero hindi naman masyado makaano siya. Okay. O, salisi lang, okay ra. Pag nasalisi lang, o. Pero sir, dito wala kayong upa sa pwesto? Wala kami upa. Pero mayroon kami naibigay dito sa, naitulong sa Children's Foundation dito sa Basilica. Tinulungan namin yung mga nag-aaral na sa Children's Foundation yan. Para may scholar na may scholar dito. Maganda rin, parang ano na, giving back. Yes. Kasi yung sa health naman ni Mrs., siyempre, pagkano, minamasahin yun na rin. Yeah, bago lang yun na nakalabas ng hospital yung Mrs. ko, yung atong Monday ng gabi, ng umaga, na ano siya, kidney failure siya, na ano siya, pero nireflex ko palagi hanggang sa mabalik siya sa normal. May inom na siya ng gamot para sa mga antibiotic niya. Kaya kailangan ng support ng antibiotic, hindi naman sa ano madali sa reflex. Mababa lang ang sugar, ang blood pressure, pero babalik naman ulit pag wala siyang nainom ng mga antibiotic. Kailangan ng support ng doktor. Oo. Ayun talaga. Ganyan mga pagsubok lang man 'yan. Pero abusado sa ano kinakain ng mga ano rin yung dahilan mga noodles cup noodles yun at saka yung junk foods yan ang kinakain niya sinabi ko naman iwasan mo na yun ang hirap yun ang hirap. Ikaw yung nagtuturo tapos nga ako hindi ako ganyan pag sa kain ka muna kayo na lang gusto nyo basta healthy na kasi ganito no matanong kayo kung merong mga tao na nanonood na gustong pumasok din sa larangan ng reflexology ginagawa niya ano yung mapapayag niyo sa kanila sir means sa atong kung pag may kami kanang seminars dito nagkakandap isa naman ako sa nagtuturo sa kanila instructor
Oo, niya. Tapos ang kamag-anak lang namin, yung mga anak namin, tinuturuan namin hanggang sa nakatapos sila ng pag-aral dito. Nakatulong na sa pag-aral nila, pamilya. May baon na sila, may baon sa sarili, hindi na kami nagbibigay ng baon. Kaya kasi nagsariling sikap na sila sa ganitong gawa. Eh sabi yung ano yung pag-uugali na nararapat, na nakikita niyo na dapat pag-uugali yung nagre-reflexology? Yung ano sa kwan? Ano ibig sa yung sa yung pag-uugali, matingisin ba, matyaga, yung pasensyoso, may mga... Yeah, mayroon din. Kasi yung... Mga klienteng loko. Yeah, mayroon nga. Ano yung mapapayin niyo sa kanila kung mga ganun yung kliyente? Gaya, magpasensya lang, ano lang, yung ano lang, at saka ina-advise na naman pag ano, sinasabihan namin na yung mga sakit natin, hindi lang yun sa physical, mental, or spiritual. Kaya yun, pag nakasakit ka ng maluba na, dahil yun sa mga siguro, hindi yun sa physical, hindi yun sa mental, kundi yun sa spiritual mo. Baka yun. Kaya baguhin mong sarili mo, yun yung payo ko. Magdasal ka, magkumpisal ka sa pari, hanggang sa sa hostias. So, communion. So, nabago ng sarili mo. So, wala na, tanggal na yung mga sakit, no? Matanggal yung mga sakit, no? Pag na si Kristo nandiyan na sa loob mo, kalagi naman pinakain siya. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Sige, yun. Sir. Last word niyo po, kung papasok ng ganitong larangan, mamaya pa, papamasahin na kasi. Ano yung ultimatum na masasabi niyo na ito ay nakakabuhay ng pamilya, nakakatustos sa atin, pagtsagaan? Okay, sir, ano yung... Sa akin, ganito na naman ang nagawa ko, na may nakikita naman ako, may tatlong motor na ako na natapos ng bayaran, no? Natapos ko ng tatlo hanggang sa pinapayo ko yung sa mga kasama ko na walang trabaho, kaya dito mas magandang paraan. Yes. Na makatulong kayo sa kapwa niyong tao. Masaya naman tayo pag may natulungan tayo, di ba? So, hindi lang pera. Hindi lang pera ang hinahanap. Wag muna yung pera. Pangalawa na lang yun. Yes. Yun, unahin natin pagservisyo ng tao hanggang sa babalik yun ang pera. Babalik. Panginoon lang. The money will follow. Yung passion. Kasi yun, ang Panginoon naman ang magbigay sa iyo ng mga maraming mga kliyente mo. Opo. Yan, ganun. Nice it. Ito po, ano, ito po si kayo mag-vlog hanggang sa muli po, ano, paalam po, ano. Nandito po ako ngayon sa harapan ng, nasa harapan kami ng simbahan ng Santo Niño Church sa gilid. Sa gilid. If ever po na mapupunta kayo rito, punta po kayo rito kay Sir. Pakiulit na rin, ano nickname niyo, Sir, para hanapin kayo? Si Undo po ako. Undo? Hanapin niyo si Sir Undo. Punta kayo dito, hindi lang sa ako ang magaling, dami kami dito, puros mga magaling. Oo. Marami, ang points na tinitira nila, ganun din sa akin. Yes, so, lahat kami dito, magagaling, hindi lang sa akin. Opo. Sige, kasi invite ko sila na pumunta dito. Punta na kayo dito, ha? Dito lang sa Basilica del Santo Niño. Makikita nyo, daming mga nagpapareflex. Opo. Tanggal yung mga sakit nyo. Sir, kung may number kayo, sabihin nyo yung number nyo. Number ko, kung gusto nyo tawagan, 095-333-49023. Ulitin nyo, sir. 095-333-49023. Yan, okay. Okay. Mamaya pa, isusunod ko rin. Magpapareflex ako. Ito yung mga kasama nila. Maraming magpapareflex. Ayan po sila, yan. Sige po, sir. Sige, salamat. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Okay, ito po si Kuya Mang Vlog. Hanggang sa muli, mga paalam.